Good afternoon, guys. And meron akong mga bagay na masasabihin paano natin makokontrol ang paggastos natin sa ating mga pera. Number one, iwasan nating bumili ng mga bagay-bagay na hindi natin kailangan sa ating mga bahay o hindi natin kailangan bumili ng mga pagkain na mamahalin. Siguro mas depende lang siguro sa inyo yun kung gusto nyo bumili talaga. Pero yun talaga yung bagay na pwede nating gawin para makatipid tayo. Number two, huwag tayong bumili ng mga bagay na hindi karapat-dapat or hindi pwede sa ating bahay o hindi natin kailangan. Kasi guys, kung hindi naman natin kailangan, halimbawa, bumili tayo ng mga planggana, sobra naman dami ng planggana sa bahay natin. Minsan plato, kung alam naman nating marami, huwag na tayong bumili kung alam naman nating mapapakinabangan ang mga plato pa rin natin. Pero kung hindi naman at hindi na siya okay, may mga basag, pwede natin siyang palitan o yung mga baso. Sa kutsara, kung talaga namang nawawala na tayo ng mga kutsara, pwede naman nating bumili kahit konti. Basta alam nating maibabudget natin ang ating mga bibilihin. Pangatlo, bumili lang tayo ng naaayon sa ating pera. Na kung ano yung talagang dapat bilhin natin sa araw-araw, yun lang yung bibilihin natin. Kasi guys, minsan kahit andun yung budget natin, hindi naman natin isinasaayos. Minsan, ito lang yung bibili natin. Bibili lang tayo ng ulam, halagang 100 or 150. Dun sa, kunyari, 1/4 ang ating uulaming ulam. O, minsan kalahati. Minsan, gagawin natin 1 kilo. O, bibili pa tayo ng mga prutas na alam naman natin budget yung ating pera. So, minsan, gagawin din naman natin itama ang budget. Number 4, ilista natin lahat ng mga dapat nating bilihin para alam natin kung ano yung ating mga bibilihin at mabudget yung pera natin. Number 5, maging aware tayo kung ano man yung paggastos natin. Na kung meron naman tayong, kung may budget tayo at kung makakamura naman tayo sa ating mga bibilihin na alam naman natin mapapakinabangan, kung sa isang bagay mapapakinabangan natin siya, e bilihin natin ng maayos. Kasi minsan bibili nga tayo ng mura kung sa isang bagay naman yung bagay na yun ay hindi natin magagamit, madaling mawasak. So, titignan din natin kung ano yung quality niya kahit mura natin siyang bibilihin. Kahit sa mga plato, baso, kutsara, at mga gamit sa ating bahay. Mga planggana, timba, and then sa pagkain, kung alam natin, kahit alam natin mura siya, tignan pa rin natin kung ano yung, kung expired ba siya, mabibili natin. Minsan merong napapalagay na gano'n na ilalagay doon. Minsan hindi na i-check. So, need nating i-check kung expired ba siya o hindi ang pagkain. Nasabi ko na to sa dati kong binanggit nung nakaraan dito sa channel ko. So, be aware para sa expiration ng pagkain. And then, kung ito naman maayos at hindi expired, pwede naman nating bilihin ito na alam naman nating mura at masarap. Kung first time pa lang tayong bibili ng pagkain na to, so try natin. Kung mura siya at sa palagay natin gusto natin, try natin kainin. And then kapag natikman natin yun at hindi naman masarap, huwag na nating ulitin kainin. So, try to be
manage your money na kapag alam naman nating hindi naman talaga karapat-dapat, huwag na nating bibilihin kasi sayang yung pera. Hindi naman natin pinupulot yung pera. Eh, siguro yung iba naman eh, may mga galing sa asawa na nagtatrabaho. So, need din nating i-save yung pera. Kung may maisisave pa tayo, bakit hindi? Mag-save tayo ng pera. Pero kung talagang budgeted yung pera na yon, alam nating tama lang sa ating budget, eh yun na yung bilihin natin. Kung mas makakatipid naman tayo, try pa rin natin matipid hanggat kaya natin. Pero kung hindi na kaya, siguro naman yung tama lang sa bibilihin natin ang bibilihin. So guys, ito ay para sa mga advices lang para kung gusto nyo makontrol yung paggastos nyo ng pera sa araw-araw, eh yun yung mas magandang gawin. Kaya guys, thanks for watching and subscribe my YouTube channel and God bless us all. Bye.